Ang malinaw ay matatagpuan sa sentro ng geografiya ng lalawigan sa 11.39 North, 122.18 East. Ito ay 14 na kilometro o 8.7 miles mula sa probinsya ng Calipo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang munisipalidad ay may lupang lupain na 106.01 square squares or 71.82 square miles na bumubuo ng 10.21% ng 1,821.42 square kilometer or 703.25 square miles kabuuang lugar ng Aklan. Ayon sa datos, ang bayang ito ay may populasyong noong 2015 na 23,194. Ang bayan ng Malinaw ay nahahati sa 23 barangay. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, kung bakit tinatawag na Malinaw si Malinaw? Sa sandaling ang isang pag-uwi ng bayan ng Banga sa Silangan, ang mga pinuno ng bayan ng Malinaw noong kalagitnaan ng ika-18 siglo ay nagsumiti ng isang petisyon ng paghihiwalay ng direkta sa Manila na aprubahan. Bilang karagdagan, ang Malinaw ay tumaas sa katanyagan sa kasaysayan ng Pilipinas sa pakikipagbaka laban sa kolonyal na pamamahala sa ilalim ng Espanya. Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, si Candido Iban, isang residente ng Malinaw, ay membro ng panloob na bilog ng orihinal na Katipuneros ng direkta sa ilalim ni Andres Bonifacio. Ang mga taos ng Malinaw ay pangunahing sa stock ng Malay. Ang mga Aklanon ay pinaniwala ang mga inapo ng mga nanirahan na tumakas sa mapang-api na pamamahala ng Makatunaw o Sultan ng Brunei sa pangunguna ni Datu Puti. 10 datos na ayos sa mga kapatagan ng Isla ng Panay, ang kolonisasyon ng mga Kastila, ang pangangalakal ng mga Incik ay nagdulot ng bagong dugo sa orihinal na lahi ng Malay sa kung ano ngayon ang mamamayan ng Malinaw. Walang talaan ng kasaysayan ng Malinaw hanggang sa 18 siglo. Sa oras na ito, ang lugar na ngayon ay Malinaw ay bahagi ng katabing munisipalidad ng Banga. Ang poblasyon ng Banga noon ay ang poblasyon ng Malinaw ngayon. Gayunman, noong 1792, inilipat ng mga awtoridad ng bayan ang poblasyon ng Banga sa tapat ng ilog Aklan sa paanan ng Manduyog Hill kung saan ito matatagpuan ngayon. Ang ilang mga kilalang pamilya ay nagpasya na manatili sa lumang bayan na nababawasan sa katayuan ng baryo at nangangalang Malinaw. Nagmula sa pangalan ng plank na ilog na sumasaklaw sa kanluran na timog na bahagi ng lugar habang ito ay pumapasok sa Aklan River. Ang Malinaw bilang isang munisipalidad ay nagsimula noong taong 1796 kasama si Don Casimiro Barrera bilang kauna-unahang gobernadorsilyo. Ang maliit na nakasulat na kasaysayan ay kilala ng Malinaw na sa maagang pag-iral nito, maliban sa mga tala na simbahan ng sa binyag na nagsisimula sa taong 1796, sa parehong taon ay naging isang bayan si Malinaw ang utos ng Espanyol sa pagbabago ng mga pangalan ng pamilya para sa madaling pagkilala sa mga ninirahan ay umahantong sa pagtatalaga ng paunang titik na Y o I para sa pamilyang nagmula sa Malinaw. Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, ang pampolitika, pang-ekonomiya at maging ang mga pisikal na estruktura ng Malinaw ay sumasang-ayon sa klasikal na kolonyal at feudal setup na umiiral sa buong Christian Philippines. Ang layout ng poblasyon ay sumusunod sa klasikal na plano ng bayan ng Espanya. Ang simbahan nakaharap sa munisipyo habang ang plaza sa pagitan at ang mga kalye na inilatag sa pattern ng grid. Nakikibahagi ang prinsipilya ng mga napiling mga tirahan sa paligid ng plaza. Ang kanilang kahalagahan at impluensya ay makikita sa kalapitan ng kanilang maraming
sa sentrong kapangyarihan. Walang konsentrasyon ng mga panghawak sa lupa ng ilang pamilya. Hindi katulad sa iba pang mga lugar ng bansa, ang mga orihinal na pamilya sa Malinao ay may sariling mga piraso ng lupa upang magtrabaho. Ang lupain kanlura ng Ilog Aklan, dahil sa topografiya nito, ay dapat na tumakas sa mga ikuminderos at mga hasinderos sa unang bahagi ng kolonisasyong Espanyol. Noong 1897, ipinadala si Candido Iban at Francisco Castillo sa Aklan upang ayusin ang katipunan sa Visayas. Si Barrio Liluan ay naging batayan ng katipunan. At noong 1897, naniniwala na ang oras ay hinog na para sa pagsisimula ng revolusyon. 82 ang katipunero mula sa Lilo, isang nagmamartsa sa poblasyon upang hikayatin ng mga lokal na otoridad na sumali sa revolusyon. Nabigo ang pag-aalsa at nakuha ang mga pinuno, ang Candido Iban, Benito Iban at Gabino Yunsal ay kabilang sa 19 martyrs ng Aklan na isinagawa ng mga otoridad ng Espanya noong Marso 23, 1897. Isang bantog ng Candido Iban at ang nabigo na pag-aalsa na tinatawag na El Levantamiento de los Itito de Lilo, isang nakatayo sa tabi ng baluwagan ng bayan. Nang sumalakay ang Japanese Imperial Army sa bansa noong World War II, ang mga kabataang lalaki mula sa Malinao ay kabilang sa mga unang nag-ayos ng kilusang gerilya sa bahaging ito ng bansa. Sa panahon ng Diktadoryang Marcos, maraming mga batang Malinao nuns ang nag-armas upang labanan ito. Ipinagmamalaki ng bayan ang pagkakaroon ng isang makulay na kasaysayan ng paglaban at pag-ibig sa kalayaan, kalayaan at bansa. Marahil laban sa mga kolonisador, ito ay tahanan nina Candido Iban at ng kanyang 82 katimunero. At ang mga duya ng kilusan ng paglaban sa buong Panay Isla ng panahon ng Hapon. Patuloy itong gumagawa ng mga Malinao noon na higit sa iba't ibang larangan mula sa sining at palakasan hanggang sa larangan ng akademiko, negosyo, teknikal at kaunlaran. Pero alam nyo ba mga kaibigan, ang magagandang lugar na pwedeng puntahan dito? Ang Kifut Falls.